body went up like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dark fire, you will see the bullets fly. War cry and there ain't gonna be a place to hide. I got something that's deep inside. Like an instinct saying there gonna be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's about to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise. Okay, so ito na nga mga boss, naikabit ko na. So hindi ko na pinakita yung pagbabaklas pa kasi para mabilis ang vlog lang to mga bossing. So ipapakita ko na lang sa iyo kung ano yung mga kailangan ma-install to. Kung pares man tayo naka wave 100, ito isasabihin ko sa inyo kung anong mga inilagay ko dito. Kung plug and play nga ba talaga siya or hindi. Okay, so ayun, plug and play siya mga boss. Sa mga naka dual shock, basta naka dual shock, pwedeng pwede yan. Sa XRM, sa Wave Smash, Shogun, sa mga Rusi, Badja, Pantra, basta dual shock, pwedeng pwede yan. Plug and play lang siya. Ang ano lang dito mga bossing, dito sa bushing naglagay ako ng washer dito. Ayan, magkabilaan yan mga idol, dito sa isa tapos dun sa kabila. Doon, tag-isa lang yan, saktong-sakto na yan. So, yun lang naman ang naging modifications dyan mga idol. Ayan, kung titan nyo, napaka-solid. Ito na nga pala ang itsura ni Wavy. Tapos, ano siya, plus 3. Ang tawag sa swing arm na yan, JRP swing arm. Tawag doon, CNC diamond cut, plus 3. Okay, plus 3 yan mga boss. Tapos, adjustable na siya. Ayan, pwede na siyang, kung standard na pagkatumba ng rear shock, pwede niyong isagad dito. Pero kung gusto niyo naman na sobrang isagad na dito, yung paslanting na talaga siya, pwede rin yung siyang isagad dito. Basta adjustable yan. May dalawang tornilyo yan dito mga bossing. Ayan. Ayan. Diba, napaka-solid. Ito lang naman ang update ko dito kay Wavy. Ayan. Diba? Tapos sa rear axle na gamit ko is pang Raider 150. Okay? Para mas mahaba-haba. Ayan. So, ikakabit ko na lang kung mga yung mga dapat pang ikabit dyan, yung kadena. Tapos isabay ko na rin pala itong mga pops. Itong ating brake tensioner. Ito. CNC na rin para ninyo mga idol. CNC. Ayan. Ayan siya. Ang brand naman nito, ayan, NUI Racing or Noi Racing. Basta ewan ko kung anong tinatawag nila dyan. Basta ano yan, NUI or Noi. Ayan siya. Lahat yan Shopee mga boss. Shopee build lang tayo. Shopee build. Okay. Ayan. So ikakabit ko na lang yan. Sa mga gusto magkabit rin yan, nasa sa inyo na rin. Nasa inyo na rin. Ayaw ko lang kasi nang may mga lighten, yung may mga butas-butas. Kasi pang daily use ko kasi to. So nakakatamad linisin kasi napapasukan ng mga dumi yung mga ganun. Pero depende pa rin sa inyo kung anong mas prefer nyo. Ako kasi ganito, yung mga non-slot. At saka ito pala yung pinilitan ko, yung Nitsa Racing. Ayan. Limited edition din to mga idol from Thailand, Dicha Racing from Thailand. Ito yung tensioner na sinasabi ko sa inyo mga pops na pinalitan ko. Ito. Yan yung stock. Yan, yung stock yan. So binibenta ko na to. Plus 2 yun, plus 2 non-slotted. Sa mga interesado nito, PM nyo na lang ako. Ayan o. Ayan. I-PM nyo na lang sa mga gustong itong swing arm na to. May mga gas-gas na yan. Kasi gamit ko na. Okay, ayan siya. Ayan. Kaya sa mga interesado nito sa swing arm na to, binibenta ko na yan. So mag-PM na lang kayo. Okay, so yan lang mga boss. Ito lang din ang update ko dito kay Wavy. So medyo gumanda na rin yung tindig niya. Kahit at least papano, gumanda ganda na rin compared dati. Ayan. So PM na lang kayo sa mga interesado ng swing arm na to. So paunahan na lang. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Please like, share and subscribe na rin sa ating YouTube channel. At magandang araw sa inyong lahat. Ride safe po.